Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. And for today's video, samahan niyo ako at ipapatanggal na natin ang aking braces! So without further ado, let's get into the video. Nakauwi na ako dito sa aming bahay, dito sa Ilocos Norte, after 1.5 years na hindi ako nakauwi. So, ganun din yung aking ipin, no? Hindi siya nag-check. Kasi every time na pupunta ako dun sa dentist, ayaw nilang galawin yung ipin ko kasi nga, may braces daw. And dapat yung dentist ko lang yung gumagalaw ng aking ipin. And yun, so, bago ako nag-Manila, maayos na siya. So, bale, maayos na siya, pwede na siyang tanggalin, ganun. Pero na-lockdown kasi ako dun sa Manila. Kaya ay, hindi ko siya napatanggal. So, ayun, samahan niyo ako. And papatanggal na natin ang aking braces. But before that, mag-aayos lang po ako, no? Mag-aayos lang po ako. Okay, time-lapse na lang natin. So, ang gagawin natin ngayon is go to makeup look lang natin. So, ito lip tint. Okay. Ganito lang yung go to makeup look ko, ha? Huwag nyo akong i-judge. Kasi ako lang naman din gumagamit nitong lip tint na to. So, okay. Huwag kayong ano dyan. The next is pulled. Pulbo lang tayo. Kaso, sorry guys, kung hindi ko siya mabibideo ng buo, yung pagtanggal ng aking braces. Kasi mag-isa lang ako pupunta doon. Kasi syempre, alam mo naman, pandemic. So, kailangan nating mag-isa. Muna. Ayun. Okay? Ayan, ito na. Ito na yung ating go-to look. Ayan, ganun siya. So, 10 o'clock yung aking schedule. At 9 o'clock na. And mag-ready lang ako ulit ng aking mga dadalhin. And yun. Go! Five minutes later. So, ayun guys, naka-uwi na ako dito sa bahay and update ko lang kayo sa ginawa ni Doc Chua sa aking ipin. So, ang sabi niya is sinukat mo na yung aking ipin para sa aking retainer and then sa susunod na schedule ko, dun na siya tatanggalin yung braces ko kasi kapag tinanggal na daw niya ngayon, baka daw mag-move yung mga ipin. So, ayun, update ko kayo sa susunod na punta ko sa dentist. So, yun. So guys, update ko lang kayo about sa ipin ko. So nag-text sa akin si Doc Chua and ang sabi niya is wala daw available na pink, na color pink para sa retainer ko, yung nakadikit sa ngala-ngala. So ang available color lang is yung clear and blue. So ayoko namang mag-clear kasi daw mag-stay yung stain niya and mahirap daw siyang tanggalin. So nag-blue na lang ako dahil nga babalik ako sa Manila
sa 8, and pag nag-order pa ako ng pink, baka daw hindi na siya aabot. So, yun, nag-blue na lang ako, and bukas babalik ako sa clinic niya para tanggalin na talaga yung aking brace, and magre-retainer na lang ako. So, yun, update ko kayo bukas, and see you. Okay, so guys, papunta na ako ngayon sa dentist natin, and ito na yung last glimpse po ng braces ko, na suot-suot ko, no? Ito, tingnan natin. Ganyan picture, ha? Before to, before. Yan. So, tara na. Papatanggal na natin itong aking braces. So, let's go! Many, many minutes later. Ayun na nga guys, nakauwi na ako and natanggal na nga talaga yung aking braces and naka-retainer na ako. Pero yung sa taas, kasi may hindi siya sakto sa ipin ko. So, parang pinaayos muna ni Doc Chua. So, ngayon, yung nasa baba lang yung may retainer. So, ready na ba kayo sa teeth reveal ko? So, eto na. So, eto na guys, yung aking ipin after ilang years yun. Siguro 4 years na braces. So, eto na siya. So, anong masasabi niyo sa bagong look ko ngayon? So, eto siya. Maganda ba? So, ayan. Alam ko naman na hindi kayo interested sa ipin ko. So, eto lang siya. Documentary ko lang siya para sa mga, sa memories ko, sa brace journey ko. So, eto. Hindi naman masyadong kita yung sinasabi ko, no? So, bale, eto siya. Yung blue sinasabi ko. Ayan. Dapat pink yung kukunin ko, kaso out of stock nga. Kaya, blue na lang yung pinili ko. So, ayun. So, sana nagustuhan nyo tong video na to. And by the way guys, yung retainer ko kasi, meron siyang artificial teeth. Kasi meron akong dalawang absent na ipin. Dalawang wala na akong ipin dito sa side. Kaya nilagyan nila ng artificial na ipin para hindi na siya mag-move. So, ayun. So, that's it for this video. See you on my next one. Bye!